Hey guys, what's up you guys and welcome back to my channel. It's Readiness here. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe. Sa nakita po ninyo guys sa title po ng ating video ngayon is 20 facts about me. So, sasabihin ko sa inyo maya-maya man lamang ang aking mga gagawin or mga bagay na gusto ninyong malaman sa akin. So, this is the time na i-share ko sa inyo and stay tuned and keep on watching. Number one, pangalan ko ay si Charina, and then you can call me Cha for short. So, yun yung usually na nickname ko. Sa side ng papa ko, sinasabi nila sa akin Charing, and then sa side ng mama ko, Cha or Char. Kasi ang dami pong nickname ko, pero usually, ang ginagamit ay Cha. Talaga, yun ang pinaka-common na nickname ko. Second, ang pangalawa po guys ay nagtapos po ako ng BS Hotel and Restaurant Management. So, yun po yung natapos ko dito sa Bataan Peninsula State University. Then, pangatlo guys, yung edad ko ngayon is 38. So, I'm turning 39 this coming October. At number 4, mahilig akong mag-jeans at leggings pag lumalabas ako. Yun ang palagi kong sinusot. Kasi feeling ko kasi comfortable ako doon. Kaya yun ang palagi kong sinusuot. Dress, I wear dress sometimes pero hindi, it depends. Pag kasiguro, pag napakaganda na party talaga yung event, pag nasa hotel or something very proper, diba? Yun, susuot ako ng dress. I also love dress. Pero usually, palagi talaga akong nag-jeans at saka leggings. So, pang-lima, I love buying ukay-ukay naman. I love buying ukay-ukay naman. And then, pag pumunta ako ng ukay-ukay, guys, talagang naghahanap ako ng magaganda. Ayan. At saka, tinitsempo ko na, tawag dito, mura lang siya. Yung naka-sale na talaga, 3 for 50, 3 for 100, ganyan. Kasi meron ka pang mahahanap eh. Tapos, guys, mahilig ako sa, pang-anim. Bumibili din naman ako ng branded clothes, yeah. So, pang-anim na tayo, guys. So, pang-anim, gusto ko yung, palaging nagsasalita. Especially, pag meron ka ng mga friends na pumupunta dito, ayun, gusto ko palaging nagsasalita. At gusto ko yung, I love sharing my knowledge to others. Kasi parang feeling ko, pag nag-uusap kami, gusto kong talagang sinishare siya. At yung pag meron akong mga bagay na dapat sasabihin, talagang sinasabi ko siya. And then, when it comes to, games, I love board games, yung Scrabble. That's my favorite talaga. Palagi ko siyang ginagawa nung ano pa ako, nung hindi pa ako mahilig sa YouTube. Palagi ko siyang ginagawa. Naglalaro ako, late na akong matutulog dahil doon, yung Scrabble games. At yan, number 8, mahilig akong kumain yung mga sabaw, and then as well as vegetables and seafoods. Kasi yung favorite ko na seafoods is squid, and then and shrimp. And then yung vegetables naman, hindi ako kumakain ng okra. Pag yung okra, yung whole na okra, kinakain ko yung pag nasa pakbit na siya. Kasi feeling ko, malaway-laway, parang kumakain ka ng may sipon or something ganyan. Kaya hindi ako kumakain ng okra na talagang buo. Kasi yung kapatid ko kasi palagi siyang magluluto ng okra. And then yung okra, sabi ko, ba't ka kumakain yan? Mahilig siya sa ganun. Tapos sa akin, yung pakbit na, pag nakaslice siya ng thin, guys, dun pala ako kumakain. Ayun. So number 10. So pang 10 natin, guys. When it comes naman sa mga gamit, especially po sa sabon, usually we have separated talaga. We separate our sabon sa mukha at saka sabon sa katawan. O, siguro yun naman talaga. So, kahit naman kayo siguro, ganyan kayo, di ba guys? And then number 11,
I love cooking and baking kasi dahil nga HRM yung course ko, so talagang mahilig ako sa pagluluto at bake. So, usually kasi yung kapatid ko din HRM, so palagi siyang mas prefer niya yung cooking kaysa baking. Ako naman, mas ano ako doon sa baking, pero marunong din ako mag-cook. Kaya nga, di ba, meron akong video din nagluluto ako. And then, number 11. Number 11 natin, guys, mahilig akong magkaraoke. Kasi mahilig ako sa kanta. So, mahilig akong magkaraoke. Kasi pagka merong karaoke, guys, talagang kanta ako ng kanta. Hanggang maano na yung boses mo. Ayan, mahilig ako sa karaoke, guys. Ayun, 'di ba? Usually sa mga Bisaya, talagang mahilig sa kantahan 'yan. Oh. Ayun, ako mahilig ako sa ganoon. Tapos next, guys, mahilig akong what I mean is I am kind of bossy. So, bossy ako, medyo ako bossy ako dahil siguro I am the eldest, pero good naman niya pagka bossy siya kasi pag nagsasabi ako na pakigawa nito, at the same time naman, nakikita naman niya na gumawa din ako sa gawain ko. Hindi naman nililive ko sa kanya yung lahat na gawain. So, yun ang ginagawa ko. Hindi, I am bossy sometimes, but not all the time. Pero, I also do the job. Hindi ko siya iniwanan or I did not leave him alone or her alone to do the job alone. Ang gulo. Ganon siya, guys. And then, another thing is, I like surprises. Kasi ako yung tao, I am a type of a person na I appreciate and I am amazed when someone will surprise me. So, kailangan, talagang mahilig ako. Gustong-gusto ko siya na sinusurprise ako. Pero kasi dahil, bihira lang akong masusurprise. Kaya, parang I've wanted a person that who will surprises me kasi I never been surprised for my entire life. Kasi palagi po akong, I am a type of a person, guys, ako po yung palagi nagsusurprise sa ibang tao. So, ayun, kaya para feel ko, sana may magsusurprise sa akin. So, I hope there's someone na magsusurprise sa akin. Minsan, naman gano'ng kadami, pero at least, di ba, mafe-feel mo naman na isusurprise ka din. Di ba? Parang ganun. And number 14, guys, when it comes to love, if I love someone, I showed and worked with it, diba? So, pinapakita ko na love ko siya, at dapat nakikita ko din na love din na ako. Parang ganun. So, I am a type of a person din na pag na-feel ko na hindi ko na nakikita na yung effort niya at wala na siyang effort dun sa relationship. Yun din yung time na mabilis din ako mag-give way. It's not really give up, give way. Kasi pag hindi ko na nakakita, yun na yun, mabilis. At mabilis akong, I am the type of a person din na mabilis akong maka-move on. So I easily got move on. Mabilis lang sa akin mag-move on, guys. And ayun, hindi ko siya masyadong dinidibdib kahit ano ko siya. Siguro for a few months, pero hindi naman siya siguro palaging nakaano sa isip ko. Parang ganun. Ganun lang siya. And then, di ba, sinabi ko kanina, I love singing and also love dancing as well. So, pag mayroong fiesta doon sa amin, ayun, sumasayaw na. Andun na si Charina sa Baylihan. Sumasayaw na, guys. So, I also love that one. Kasi I used to dance when I was young and my parents are always, sumali ka sa mga reyna-reyna, yung ganun, kandidata, ayan, sa fiesta. Kaya yun, palagi nasasanay ako doon and din yung confidence ko doon nag-build mabilis. And dun sa I love doing, number 16, guys, I love music, especially po yung music na worship music and then as well as jazz and also country music. Kasi parang napakaganda pakinggan, so relaxing, gano'n. Tsaka yung more relaxing music doon sa, di ba, pag nasa spa ka, ang ganda pakinggan, ang sarap pakinggan, di ba? And then, number na tayo, guys? Number 17. So, number 17, guys, open-minded ako. And feeling ko kasi,
overconfident din ako minsan. And then, mataas yung self-esteem ko. Siguro, parang ang kapal na ng mukha. Dahil siguro, HR yung kinuha ko. Tinitrain kasi kami na dapat magaling ka sa tao. Or you know how to entertain people. You need to be friendly because you are, you know, you are in a, what do you call this one? In a hotel and restaurant management. So, makakamit ka ng kahit sino-sino. Iba-ibang klaseng tao. So, you need to be so, what do you call this one? I can't say it. Yung parang magaling ka mag-entertain. Parang ganun. So, yun. Kaya siguro, matoka ako. Matokatib. Matokatib ako, guys. Mahilig ako mag-tokatib. Matokatib. In good way naman. Hindi naman yung chismis, guys. Ha? Grabe kayo. Ayun. Yun. Mahilig ako doon. And overconfidence ang feeling ko. Ang lakas ng confidence ko, guys. So, when it comes, guys, sa mga interview, mga ganun-ganun, hindi ako natatakot sa ganun. Talagang, ako talagang mauuna sa kanila. Oh, takot ka. Ako na mauuna. Parang ganun. Ganun ako. And then, ako din yung type na person na palagi akong nag-encourage na tawag nito na gawin mo to kasi kaya mo to. Yung parang ganun. So, number ano natin yun? Number 17 natin yun. Diba? So, number 18, guys, direct akong tao. Kumbaga, frank ako. Pag meron akong gustong sabihin, sinasabi ko siya. But sometimes, I know that I can hurt people also as well. Kasi when I say something, sometimes I don't think about it. But it is a frank. I am very frank and direct. Because kung hindi ka maging ganon, kasi dati guys, I was, when I was young, palagi akong nasasaktan ng mga tao na pinagsasabihan ako. Pero in a good way naman. Pero meron din silang mga bagay na sinasabi na feeling ko naman hindi sila okay doon. So, nung maliit pa lang ako, sinabi ko sa sarili ko, I want to be a frank person when I get older. Sabi kong gano'n. So, natutunan ko yan. Natutunan ko hanggang nabibuild ko yung confidence ko. So, naging frank ako simula noong nag-matured na ako. Nag-start ako naging prank ka nung I was 28. Naging prank ka akong tao. Tsaka, maran ako, kung sa kaway pa matayog ba yun or malakas, brave and strong, parang ganun. Parang ganun na ako. Parang nakakita ko na hindi na nila ako matutumba. Sasabihin ko na ang dapat kong sabihin. Pero kung sino man yun, nasasaktan ko, I'm very sorry. Kasi I don't intend to do that. But it's also it's like you have to take it and learn it and maybe take it as a lesson or take it as your mistake. That's why I did it. So, sana naman hindi na din masyadong prank ka, diba? Masyado na talaga nasasaktan. Pero I know na meron din ako nasasaktan. And I'm so sorry for that and I pray that to God also na talagang hindi na ako masyadong makakasakit din ang tao. So, 19. Dati hindi ako mahilig mag-picture. Pero ngayon, nag-YouTube na ako. Nasa-shock ako, guys. Kumakapal na talaga ang mukha ko. So, dati sabi ko sa kapatid ko, aba, ang hilig mo na mag-picture. Punong-puno na yung cellphone mo, kaka-selfie mo. Pero ngayon pala, guys, ako na pala ang nasa worldwide. Nasa YouTube na ako. Diba, guys? Ang kapal. Alright, guys. Yung pinaka-last ko, guys, is I want to be a successful YouTuber. Kasi nakikita ko doon sa ibang mga successful YouTuber, they are very, parang napakasikat na nila. Hindi naman totally na I want to be so famous. The reason why I want to be a successful, yung parang I started from very, very few people or subscriber in my channel. So, I want that to grow and to be a successful YouTuber na magiging ano ka rin sa kanila. Yung parang, gusto ko, yung pagka na-successful ka na, meron ding mga tao na sasabi, ula, gusto ko din na magiging ganun. Yung parang ganun. Pero, lahat naman tayo, napaka-hypocrite naman natin kung hindi natin sasabihin na magiging gusto natin yung mama, di ba?
Pero gusto, na total, para sa akin, hindi, ayaw ko na total yung umaman na umaman talaga. Gusto ko lang yung parang okay lang. Meron kang sariling bahay, kung gusto mo ng sasakyan, meron kang sasakyan. Pero ayaw ko nung masyadong madami kang inaasikaso. Gusto ko yung parang naka, kahit yung mayaman ka, naka-stay food ka pa rin kung saan ka. Yung parang ganun. Ayaw ko masyadong mataas yung masyadong expectation mo sa pagiging YouTuber mo. Sa pagka ngayon, gusto ko lang muna na enjoy ko lang ang pagiging YouTuber ko. At just keep on faith. Kasi alam naman natin, God is only the reason or the way for us to grow in YouTube, diba? To be a successful YouTuber. So we just have to keep in faith and pray for that one. So hindi naman natin lahat ma-achieve to kung wala si God sa atin. So yun lang. And then yun lang guys, yun yung pinaka-last ko, to be a successful YouTuber. And that's all for today. So I hope you guys like my vlog for today. And shout out to my friend G Stories Jennifer Bungkaras, Eminent Channel in the Philippines, and also Nerilid Polinar, Filipina Diary, and Obatunun, Angel Goer, and also Josie Diaz, and also sino ba? Julia Locator and Paul Destacamento. So kung sino pa naman hindi ko nababanggit, guys, babanggit yung kayo sa susunod. And that's all, and I'm gonna be signing off. Bye! And God bless you guys! Bye!